Hello Pet Masters! Welcome na naman sa isang episode ng ating Pet in Focus series kung saan sasalang ang pangalawang pet na i-cover natin. Ito nga ang mga kasamahan ko ngayon, no? Sino pa ba kundi si Rudolph? Christmas is coming and among all the pets in the My Defi Pet universe, Rudolph gets the most attention this season. Pag-usapan natin ang kanyang story para mas makilala pa natin siya. Yung parts o yung mga accessories at saka yung stats. Magkakaroon din tayo ng idea tungkol sa possible role and skill ng pet na ito pagdating sa battles. Ito ang Rudolph poster na hubad from My Defi Pet page. So siguro iniisip nyo na medyo kakaiba yung itsura niya dito, di ba? Sige nga, recall muna natin yung Rudolph sa game mismo. Meron tayong pop quiz kaagad. Ayan, so popular ang kantang Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Pero ano nga ba ang kulay ng ilong ni Rudolph sa ating game? So, what is the color of Rudolph's nose in My Defi Pet? Meron tayo ditong 4 colors, 4 shades. At piliin nyo kung ano yung hula nyo o sa pagkakaalam nyo, pinakamalapit na kanyang nose color. So ito ba ay Guardsman Red? Ito ba ay Mandy? Red Berry? O Persian Plum? So comment muna ang mga sagot natin bago i-reveal ang ating correct answer. Na, i-reveal natin in 3, 2, 1. At ang sagot, guys, ay Mandy. Ayan. So makikita natin dito sa photo, Mandy, no, yung pinakamalapit. So medyo light pala yung kulay ng ilong ni Rudolph. So hello hello sa mga players natin na madaming Rudolph dyan. So alam nyo na yan. At ito ngayon yung mga susunod nating pag-uusapan. Iisa-isahin natin itong mga ito. Pet story and description, body parts, stats, and evolution. Gaya nung ginawa natin sa first episode nitong series na ito. Okay, so punta tayo kaagad doon sa una, yung kanyang istorya. Ayan. Rudolph is also known as the legend of the winter. Yan naman yung ano sa kanya, no? Yung aka, also known as legend of the winter. Let us know why. Basahin natin itong maigi. There is one forest hidden away that draws on a distinct kind of magic. The ancient grove of Northland. Only Rudolph knows about it because Rudolph was raised and safeguarded by the elves. Sinasabi lang na may alam si Rudolph na magic. And most likely, that magic translates to its skill. Ngayon, alamin naman natin kung ano ba yung magic na yan. Ano ba yung skill na yan. Let's continue reading. Unlike the elf tribe, which lives separate from humans, Rudolph has always sought out to help mankind. For the villagers of the Northland, Rudolph is considered the herald of the deer god. So yung susunod guys na paragraph, ito na yung skill reveal ni Rudolph. Born in the magic forest, with the protection of the elves and blessings of the forest posses, plants and flowers flourish vigorously everywhere where Rudolph goes, even in parched conditions. So yung parched conditions, ibig sabihin lang yan, parang kahit daw tagtuyot yung lupa or extremely lacking water, na walang tubig, in the presence of Rudolph, suddenly, yumayabong yung mga halaman at namumukadkad yung mga bulaklak. Parang itong nasa picture, no? Makikita natin dyan, no? In parched condition, tuyo yung mga halaman, pero nagagawa ni Rudolph gawing healthy. Now, could this mean na yung skill ni Rudolph ay about healing? So this is the skill that will be revealed soon. Is it healing kaya? Meaning, it can add health to your wounded pets. Gagamutin niya yung mga wounded pets para mas lalo silang tumagal doon sa laban. Ngayon, di pa natin alam kung individual pet ba or team heal yung gagawin ni Rudolph. Or pwede ba siya mag-self-heal, no? Stuff like that. But we know that kung ito yung skill ni Rudolph, it will be a good support skill for your pet team. Okay, another pop quiz question muna tayo. What shape pattern can be found on Rudolph's back? Parang ano eh, parang may nai-stamp sa likod ni Rudolph na certain shape. So pili na kayo dyan. Comment muna bago mag-proceed sa ating video. Ito ba ay heart? Ito bang shape na ito ay circle? Ito ba ay hexagon? O ito ay star? Dahil i-reveal na natin kaagad ang sagot, I hope nakapag-comment na ng sagot. 3, 2,
1, ang sagot ay star. Ayan. So, makikita nyo dito, no? Ayan na yung Rudolph natin na nakatalikod. Ang nasa likod ni Rudolph ay star. Talaga namang Paskong Pasko, ano? In terms of body parts naman, halos katulad lang din dun sa episode natin, di ba si Fang? Ang Rudolph ay meron ng given tail. Kaya wala siyang makukuwang accessory na tail. Okay? Kasi meron na siya. Ang critical lang dito na dapat mong malaman ay, di ba alam natin si Rudolph reindeer, given na meron siyang horn. Pero entitled pa rin siya magkaroon ng isa pang extra horn na accessory, gaya ng nakikita nyo dito, no? Dito sa picture. Of course, meron pa siyang paw, glasses, amulet, at pwedeng-pwede rin siya magkaroon ng wings, outline, o aura. I hope na intindihan na rin kung paano malaman kung ito bang Rudolph ko ay may complete body parts, o ano ba yung kulang na body part dito sa aking Rudolph. Yan, pagkatapos ay pupunta na tayo sa isa pa sa mga interesting parts at yun ay ang stats ng Rudolph. Pero bago yan, huling pop quiz muna tayo guys to test kung familiar kayo dito sa stats ni Rudolph. Complete the sentence! Rudolph has the lowest blank potential among all existing pets. Lowest ha, so pinakamababa. Among all pets, ito ba ay attack? Ito ba ay HP? Ito ba ay attack speed o silver per hour? Sige guys, comment on your answers before we proceed. Saan nga ba mahina si Rudolph? Sige. So revealing the answer in 3, 2, 1. Ayun! Rudolph has the lowest attack potential among all existing pets. So let us discover all other stats kung ano ang evaluation pagdating dito kay Rudolph. Kada stat ulit, recall lang natin, ilalabel natin sila as very high, high, average, low, very low based sa kanilang stats relative, no, doon sa other existing pets natin ngayon. So pag top 1, very high, yung top 8, very low. Unahin natin itong HP. So kahit na yung skill sana ni Rudolph is to heal other pets, yung HP niya mismo na pansarili is actually mababa. So it has the low status. Mababa lang yung HP niya. Tapos gaya ng nabanggit kanina dun sa pop quiz, kung sa attack naman, ay lalong mas mababa ang status nito. So very low po yung attack nitong ating Rudolph, no? So mababang mababa. Dito pa lang, makikita na natin na hindi talaga pang attack o damager itong pet na Rudolph. So may iba siyang gamit, no? Lahat naman ng pets natin may gamit eh. Lalo pat makikita natin, no? Sa usapin naman ng critical chance, yun din, nasa low yung kanyang status. So hindi siya pang attack, para saan kaya siya? At sa speed, ayun, no? Average, no? Tama-tama lang si Rudolph. So given all these stats, masasabi natin na ang role ni Rudolph sa isang team is more on support. Yun, magiging support siya, no? Dahil mababa ang kanyang HP, ang mababa ang kanyang attack, unless you equip stones, di ba? Mas lalakas pa ito, pero mas useful talaga siya sa paggamit ng kanyang special skills. Sa farming naman, maganda ang status ni Rudolph sa silver production rate. So nasa around 1,000 to 1,100 per hour ang silver rate ng isang level 10 na Rudolph. Actually, pumapangalawa siya sa pinakamataas na silver production sumunod kay Wing Popper. Given the inverse relationship of silver production and food production, ang food per hour naman ni Rudolph, ayan, di ba, given na high ang kanyang silver production, ay low naman ang kanyang food production. So, that's it, no? Meron na kayong idea tungkol sa stats nitong si Rudolph. Unique naman si Rudolph kung evolution ang pag-uusapan. Unlike kasi sa ibang pets, ito, no, dito siya naiiba eh. Halos hindi nag-iiba yung kanyang itsura after evolution. So, makita nyo, ito yung hindi evolved na Rudolph, tapos ito yung evolved na Rudolph, mas nagiging malaki lamang yung size ng Rudolph, no? Pero in terms of itsura, halos parehas eh. Parehas na parehas nga ata eh, di ba? Nagmamature lang yung horn, okay? Yung mga ganun lang, no? Puro brown lahat ng Rudolph at kahit sa evolved form ay ganun pa din yung kanyang kulay. Panghuli guys, basahin natin itong isa pang story description ni Rudolph at baka may mas mapupulot pa tayo at mas malalaman lalo na napinag-uusapan natin yung kanyang skills kanina. So let's read, no? The chilling myth about the snowy mountains in this land deep in the pine forest tells stories about a powerful, legendary creature once served under a saint
So that's Rudolph. Isa talaga siyang legendary creature na full of mystery and magic. Quite fascinating, each area of My Defi Pet universe will tell a unique story about Rudolph, as if Rudolph itself was the folklore of all. Some say the Rudolph species are friends to the elves. Yeah, bukod sa knowledge na kaibigan siya ng mga elves, etong susunod na statement ang pasabog. Ito, namnamin ang pagbabasa. Some might tell you Rudolph is the guardian deity of the forest and will lead the lost souls to find their way back home. Read it carefully. Will lead the lost souls to find their way back home. Pwedeng maisip nyo sa una, souls. Spirits. Could it bring back the spirits na na-burn na natin? Probably not. Because our pets are non-fungible tokens or NFTs at kapag na-burn na ito ay hindi na maya-assemble o maibabalik pa. So, huwag na muna umasa doon. No? We lead the lost souls to find their way back home. Could it be na more than healing, may skill si Rudolph na revival? So as in bringing the lost soul or dead pet back to life. Resurrection. So we will not know the absolute answer now. We just have these ideas at iintayin natin hanggang mailabas na ng My Defi Pet ang skills ng ating pets. So sa ngayon ay mas nagiging interesting, no, ang mga bagay-bagay. So intayin tayo sa next build update ng My Defi Pet. Ayun muna guys ang lahat ng tungkol kay Rudolph. Sana ay madami kayong napulot sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, please subscribe to support the channel and I am here to bring you more content about playing My Defi Pet. Click the notification bell as well para updated ka every time meron tayong bagong upload. Like and comment down your next pet in focus request. So sino kaya ang susunod? Ayun. So hanggang sa susunod guys, this is GJ De Leon. I tame pets and I create content about My Defi Pet. May you strive to be better than yesterday. Advance Merry Christmas and may the Rudolphs be with you.